My feeling ako dito is this is very dangerous kung talagang ipos yung warrant of arrest kay Pastor. This might trigger people power. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ay nako po! Parang mahihirapan yata ang Sergeant at Arms ng Senado para kuyugin, arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy, pati ang Kongreso. Parang, nakikita ko ba? Kasi ang MNLF, sinuportahan si Pastor Apollo Quiboloy. Na, delikado na to. Para yatang buong Mindanao susuportahan si Pastor Apollo Quiboloy. Paano na ito? Mukhang duduguin ang Sergeant at Arms ng Senado at ang buong Kongreso sa balak nilang pagpapa-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasi sumuporta na ang MNLF sa butihing pastor. Madugo to. Promise. Iba. Iba ang mangyayari kung ma-aresto si Pastor Apollo Quiboloy. Nagsalita na rin ang head ng, I think, speaker yata ito ng MNLF tungkol sa istorya na ito. Sabi dito mga kabibig na warrant of arrest ni Pastor Apollo Quiboloy mitsa sa pagsiklap ng people power. Baka ang people power, kabibig, magsimula na sa Mindanao. Nako! Ang laking island ng Mindanao. Baka doon magsimula ba ang people power? Inihayag ng mataas na leader ng MNLF na posibleng mag-uudyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung mga kabibig, delikado na ito. So, makinig tayo mga kabibig sa kanilang mga hinanaing, sa kanilang mga sentimiento tungkol sa if ever ha, matutuloy ang pagpapaaresto ni Pastor Apollo Quiboloy. Manood tayo mga kabibig ha. Let's all watch this video. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Dalo nila sa korte ang kuhan kaya para mo-appear si Pastor Quiboloy. So, makita na ito nga dapat in aid of legislation na di eh. Pero nahimo naman silang ang ruler, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, katanaw na mo mura og bias kay daghan og followers si Pastor Apollo Quiboloy ng mga Muslims. And he recognized, he loved us. Yes, sir. He loved us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud miya anak gyud nagkahimamat. Hopefully, this will reach to Pastor Apollo Quiboloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay na naagihan na muna. My feeling ako dito is this is very dangerous kung talagang ipos yung warrant of arrest kay Pastor. This might trigger people power. Okay, alam, hindi man pwede pagtakpan niya. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Hopefully. Ano bang pakialam ninyo sa isang tao na ginawang administrador? Kasi nagtitiwala sila sa tao yun. At meron siyang kakayahan. So, lahat ng ang nakikita ko dyan talagang pinipilit yung sirain si Pastor Quiboloy, dinadamit nyo si dating Pangulong Duterte or the reverse. Pareho. Duterte, damay si Quiboloy. Tigilan nyo na yan. Mag-concentrate na lang kayo sa lawmaking.
Kaya napupuri ko yung mga ginawa niyong batas, yung sa senior citizen, yung sa hindi na kailangan ng tuition, hindi kailangan kumpletong bayad para mag-exam. Maraming mga batas na nga kailangan eh. Dano lang kayo, hindi puro investigasyon, puro publisidad ang gusto niyo. Sabi naman ni MNLF Davao State Chairman Rolando Olamit na ginawa nilang korte ang Senado at sila na rin ang nagiging judge sa mga kaso di umano or mga alleged na mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Ano ba ang magagawa sa Senate hearing? Sabi ng mga netizen. Kung for example, magdi-deny pala, or for example, ang sagot ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi ko alam yan, no comment, may makukuha ba na substance, na meaty, na impormasyon si Senator Risa Hontiveros? For example, ang tanong ni Risa Hontiveros, totoo ba na ikaw ay jumajog-jog sa mga bata at mga miyembro mo, mga ex-member mo? What if ang sagot ni Pastor Apollo Quiboloy, no comment? Ma-force mo ba yung tao na magbigay ng salaysay, magbigay ng kanyang opinion or kanyang statement tungkol dito? Parang totoo, naniniwala din ako na ang proper place to execute and to, you know, trial ni public ani pa Pastor Apollo Quiboloy sa Supreme Court talaga. Pinipilit nilang siraan si Pastor Apollo Quiboloy kasi gusto din nila itong idadawit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba nagsalita na si Risa Hontiveros na baka yung mga assets ni Pastor Quiboloy ay assets din ni former President Rodrigo Roa Duterte. Naku, mga kabibig. So, at si Senator Aimee Marcos, mga kabibig, tutol talaga sa arrest warrant ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Senator Aimee Marcos, ayoko na makalagkad pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ng korte. Para sa akin, huwag niyong gamitin ang Senado, hindi maayos yung ganun. Hala, sinupalpal si Risa Hontiveros. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation. It is important that we stay in our mandate. Naka! Supalpal! Supalpal si Risa Hontiveros, which is true naman ang sinabi ni Senator Aimee Marcos. Talaga nag-isip siya, no? Oo nga, bakit, what's the point of papatawag para husgahan, para i-prosecute, para sabihin natin may kasalanan si Pastor Apollo Quiboloy? Totoo naman sinabi ni Senator Aimee Marcos. So, mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito na nagsalita na si Senator Aimee Marcos, nagsalita na ang MNLF, na kung talagang ipopost nyo ang arrest warrant kay Pastor Apollo Quiboloy, ito yung magmimitsa ng people power. Nako! Delikado yan. So, comment down below kung ano ang iyong komento tungkol dito. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!